So, hello everyone. Welcome to our first unboxing and review. Tumating na nga yung in-order ko from Shopee, which is yung iPhone 7 Plus 256GB variant, which is nagkakahalaga siya ng 16,800. So, in-order ko siya sa isang shop sa Shopee, which is yung sonchu.ph or yung sontue.ph. Hindi ko alam kung paano pag-pronounce, pero ilalagay ko lang siya sa baba para alam niyo kung saan shop ko siya in order. So, konting story back na lang muna tayo habang ina-unbox. Noong May 25, in order ko siya and nagbayad na rin ako kasi nga walang COD at saka overseas kasi sila. Kasi, di ba, paano na lang kung COD yun tapos hindi natanggap or hindi kinuha, kaya sila yung lugi doon. So, okay lang naman sa akin kasi maganda yung mga review na nakikita ko. So, nung May 27, yun yung date na supposed to be na ma-ship out siya. Pero ang nangyari, may defect sa unit na dapat ipapadala sa akin. Kaya pinalitan nila at na-ship out siya noong May 28. So, ang date, ang expected date ay yung pinakasagad talaga na date, which is yung June 10. So, ito na nga, ina-unbox ko na yung laman. So, alam ko naman na may kasama na siyang free case at saka tempered glass kasi nagbabasa ako ng mga review. Pero, nitong nga bagong araw lang ata sila na nagpadala rin sila ng mask. So, yung phone nga pala ay gani siya sa Shenzhen, China. So, ito nga yung mask na pinadala nila. Isa lang siya, pero okay na rin yun kasi wala. Tsaka ito yung phone, may seal siya ng Sonchu. Ito yung case. Transparent lang siya. Tsaka ito yung tempered glass. Tsaka ito na nga yung phone. Gold yung kinuha ko. Kasi never pa ako nagkaka-phone na gold yung color. Be careful lang sa paggamit ng cutter. Ayan na nga. So, may naano ako na yung sa likod daw ay marami daw text. So, bali parang replacement na lang yung box niya. Kasi yan lang daw yung nakasulat sa baba. Tapos, syempre, yung loob niya, ganyan talaga yung makikita niyo. Pero yung laman nun, yung nasa ibabaw, wala yung sticker kasi nga second hand lang siya. So, ito yung mismong phone at saka yung kasama niya. Ayan, marami pa siyang sticker. At saka sobrang kinis niya na hindi alata na second hand lang siya. Ayan. Sobrang kinis nga naman ng phone, which is very worth it for the price. So, ito lang yung adapter niya. I think 5 watts na siya kasi yan yung talaga yung mga kasama niya. At saka yung cable. Lightning cable. So, actually, may mga add-on deals siya tulad ng new battery life, which is 100% sila na magkakabit, at saka yung earphone. So, sadly, wala na yun sa budget ko. Kaya, pass muna daw. So, as you can see, lobat pa siya. So, pasensya na guys dito na clip dahil nag-iba yung orientation niya kahit pa landscape ko naman siya na ni-record. So, tinanggal ko lang yung mga sticker na I think hindi naman importante at saka yung mga pwedeng tanggalin na sticker. Yung ginawa ko dito, hindi ko tinanggal yung warranty sticker na I think yun yung kasama yung sticker na may pangalan ng shop kasi nabasa ko sa shop nila na bawal tanggalin yung sticker kasi yun daw yung nagsiserve na warranty. So, if matatanggal mo yun ay mawawala yung warranty at hindi ka na nila matutulungan kapag may nasira sa phone mo. So, I think limited lang yung sakop ng warranty nila. Like, kapag ikaw nakasira, nahulog mo, ganun, hindi na yun kasali kasi kasalanan mo na yun.
So ito na nga, medyo mahirap tanggalin yung mga sticker. Buti na hindi na siya nadidikit-dikit. Yung blue sa baba, yan. Yan yung name ng shop. At saka hindi ko siya tinatanggal. So mag-aantay muna ako ng 1 month, kasi 1 month yung warranty, bago ko ikabit yung tempered glass, para patanggal ko na yung mga sticker. Saka kakabit ko na rin yung ano, yung casing. So actually, very worth it siya sa price niya na 16,800. Kasi usually, sa mga FB post na nakikita ko, I think nasa 17,500 to 18 yung 128 gig lang. Ayan. So kung nakikita niyo, ito na, na-on na siya. Naka-charge na ako. So, diba, pag GPP siya, malalaman mo na hindi siya magbabasa na signal. Kailangan pa siya ng chip. So, yung sa akin, diretso na siya. Meron na siya talagang signal. Walang problema. So, dito naman tayo sa battery. Gusto ko tingnan kung totoo ba talaga na 94%. At saka 94% nga talaga yung pinadala nila sa akin. At saka yung papakita ko rin dito yung storage niya, kung 256 nga ba talaga. So ayan, 256 nga pala. Habang in-explore ko, after nitong pag-take ko ng video, nakita ko na NTC approved rin siya, which is yung talaga yung kadalasan na nakikita ko. So basically, after 1 month of use, magre-review ulit ako nito kung may mga problems ba or about sa battery. So about dito, in-update ko siya sa 13.5.1. So syempre, kinabahan ako, akala ko masisira or what. Pero factory unlock naman siya, so walang problema. Pero dito sa video na to, hindi pa siya na-update. Need pa siyang i-update. Kailangan pala ng wifi para makita kung sa anong version yun. Ay, may nakita. Ayan. 13.5.1 na pala siya dito. So, all in all, it's worth it. Ayan. Na-search ko na rin yung IMEI niya and not refurbished siya and galing from Canada. It's all worth it, and so see you in my next unboxing and review.